Christmas, isang masayang-masayang Pasko po sa inyong lahat. Mas maganda siguro, mas siguro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Mabuti po. Mabuti rin po. Nakatulog na po kayo? Hindi pa. Pare-parehan tayo. O natulog na yung kalakay na kinagaling nyo? Hindi pa rin. Mabigat pa rin lang siya. So, ito po, tapos na po ang Pasko. At ako po'y nagagalaan na isasara natin ang araw na ito na kasama po kayo. Sa totoo lang po, namimiss ko na ang simbang gabi. Gusto ko nang ipagod. Kasi nakakapon may nagtatanong po ng oras ng simbang gabi. Binibigay yung schedule next year. 2020. Bakit yung mahabol pa. Okay. At baka magtataka po kayo, Pasko-Pasko, ang Ebanghelyo natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, walang pinabanggit at walang kinukwento kung paano isinilang si Jesus, paano siya iligay sa lunting saksama, kung paano nagpakita ang mga anghel at tinawagan ang mga pastor upang dalawin ang bagong silang na San Juan. Wala yun. Bakit ang gospel ay po the word and word and word was begun? Bakit po? Ito po na yan. Noong unang panahon po, ang mga unang, ang ebanghelyo po pala ni San Juan ay isa sa mga pinakamahirap na ebanghelyo sa Biblia at napakalalim na teologiya at doctrine. Okay. At upang maunawaan po natin, tingnan na rin. Noong unang panahon, yung bayan na pinili at tinawag ng Diyos, napakataas po ang tingin nila sa Diyos. Talagang para sa kanila, napakalayo at napakadakila ang Diyos dun sa langit na hindi man nila kayang tumingin at tumingala sa langit. Na hindi man sila pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos. Dahil sa mga hindi mo respeto at paggalaw nila sa isang Diyos na napakataas at napakalayo. Kaya nag-iimbento po ng iba't ibang pangalan para matawagan lang ang Diyos. Kaya ganito po lumabas ang pangalan Yahweh, El Shaddai. Kaya natatakot silang banggitin ang pangalan ng Diyos. At siguro po ang Diyos mismo na feel niya na siyang kataas at parayo sa tao. So ang ginawa niya minsan, na decision, na bababa sa lupa, isisilang siya bilang tao upang makipabuhay sa atin. Upang mas maunawaan niya tayo bilang tao, at upang tayo mas maging malapit at makita at mayakap natin siya, isang Diyos na naging tao. Pero paano nangyayari yun? Isang Diyos na napakitaas, kaya po sabi niya, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya sabi niya, a child is born and he is called Emmanuel, God with us. Si John po, kaya malalim na teologiya na, ang satang isa sa kailangan, and the Word was made flesh and dwelt among us. Paano nangyayari? Ano ibig sabihin nyo? Bago po tayo magpunta sa malalim na teologiya at doktrina, tignan na lang po natin sa sarili natin kalamasan at sarili liwan para mas madali po natin makita. Ewan po po kung nadinig nyo na yung expression na kung minsan may mga tao mayaman na mayaman, matindi at mataas at magkailangan mayaman na mayaman, na yung mga anak nila ni hindi umahapak sa lupa. Matalas ko kong nadinigyan ng maling na bata ko, yung may mga kaklase kong mayayaman na kinakala ko pasok sa eskwela at dahil napakayaman, may hindi pinapayago ng mga magulang nila na tagpak lang in the world. Pero the Word becoming flesh, ang Diyos na naging tao, ganun po, para ganun ang ginawa. Isang Diyos na napakaitaas, naging tao, para bumawa siya umapa sa lupa. Yung Diyos na tinagpakin yung doon bayang manunan at maging malaki kaya ka. Ano mong ibig sabihin nito? Dalawa na kung ina tayo na ako. Unang-una,
Diyos na naging tao, bumaba, isang Diyos sumakop sa lupa. Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay hindi nandidiri sa lupa. Ang Diyos namin ay maliri kay gabuli. Natatagdag ko po ako isang narista pa. Nag-aaral ko sa San Jose, sa Benari, sa Atene. Minsan po, isang weekend, mula Friday na hapon, hanggang Linggo ng hapon, kami po ay pinapunta sa Smoky Mountain bilang bahagi ng exposure namin. Wala na po ngayon ang Smoky Mountain. Ang Smoky Mountain po ay ang nabuntok na basura ng Manila sa Tondo. At kung pumunta po kayo, ay talagang bundok na basura ang Smoky Mountain. So, papunta po dun sa squatter na aampun sa amin, nag-chinerse lang po ako para kumarikin sa mga squatters. At ang dahil ko ng bubot ko noon ay puti. So, mag-pilig na ako nagdala ng puting bubot at ilang dali. At naglalakad po kami papunta sa tahanan ng mga squatter sa alikitaan mismo ng Smoky Mountain. Hindi po kami tumatalang sa aspaltado o sumintado daan. Ang daanan po nila ay mga tabla, mga kahoy, ibang sayos na kahoy na nakakatong sa bato o sa kalablas. At sila po, sanayin dumaan po, palundag-lundag pa sila, ako hindi sanay. So madalas po, bumabagsak, minalakoy lang kayong duto, kayong bilis po, at dupay kayong lalang, naputik, at maitim, at mabago tubig. At kapag umapa po yung baho dun sa puti at itim ng tubig na mabaho, ako'y diring-diri. Diba parang kinakatik ang buong katawan? So hindi po ako nagpapakalata. Sige, sabi ko pagdali na lang sa bahay ko at magbugas ko yung kalata. Nararamdaman ko pa ako ay makakuha ng malunday sa dumi na kung saan nahulog pa ako. At ang pagdating po namin sa bahay, napansin ko, wala naman silang garipo, may walang poso. Sa totoo lang, binibili pa nila ang tubig nila kaya bante. So nangyayak po akong humingi ng tubig na pagpugas na ng paa. So nagdulog po ako, kundi may puwa, may puto ng paa. Tapos naman nakagiga po kami, hindi po alam kung daga o pusa. Pero sa tingin ko, daga na kasi laki ng pusa na umiikot, tumatalumpas ng mga paanan namin na dalawa. At bago nung kumain po kami, binilang kami ng host family ko. Binilang niya yung anak niya na doon lahat ng mga pang-anima ko. Binuksan po niya ang isang sardinas. Ito gano'y yung sinusubukan ko, hindi ko na gagawin. Binuksan po niya ang sardinas sa pamamagitan ng kutsara. Sabi ko sa'yo, sardinas, eh wala na tao. Pagbukas ko ang sardinas, bilang kami, anim kami, isang lata ng sardinas, nilagyan ng konting miswa, at anim na baso tubig. Dahil ang anim na tala. Kaya kung kasi man lang kung po ang lasa ng aros at tubig. And pagka umano po, inakyat kami sa Smoky Mountain mismo. At talagang po may bahagi ng Smoky Mountain na talagang matirik na kailangan mong humawak sa mga basura para makaakit na lang. Eh sila sa inyo, patahong-tahong pa. Eh kami hanggang kumakit. Ahawa ka sa basura na hindi mo alam kung saan dali. Umuusok pa. So talagang hindi lang pa, pati kamay, diri-diri ako. No? At pagkakit ko po sa itaas ng basura, nabanggit ko sa sarili ko, maglaklanan ang mga dukha dahil walang makikita kundi basura. Diri-diri po. At parang ganon ang ginawa ng Diyos. Isang Diyos na napakataas, naging tao, isinilang tulad natin para umapa po siya sa puti at sa lupa. Pero may malaking pagkakaiba. Yung sa akin, umapa ako sa puti dahil assignment ko. Ang Panginoon, bumaba at umapa sa lupa dahil sa pag-ibig niya sa atin at pagnanasa magiging malaki at iisa sa atin. Isa pang kaibahan, ako'y diri-diri dun sa puti. Ang Panginoon,
minahan niya ang